Good morning. Busy na araw, Tuesday. Ang aga-aga. So, punta tayo sa kabilang lote para mag-check tayo kung ano magagawa natin. Mag-motor lang tayo. Yan. So, pumasyal tayo dito ulit sa lote. Yan, dala-dala ko yung aking kabayo. Dito ako dumaan, first time. Ay, Noy, may buntag! Oo. Oh. Ayan si Noy Billy, nag-araro na para sa ating ampalaya. Homo karadaro ko, Noy? Agahe? Unya na lang ko mo daro kung humok na. Gahe pa? Gahe pa, sige ah. Pagbago pa. Okay. Asa to, katong laki, ang bayi? Ang bayi? Sige po itong laki, para maanad. Uyan na itong mahumok na. Okay. So, yun. Naumpisa na yung nabili yung aming... Oh, wala lang ito. Giapilin mong talungan. Naunahon sa nato na. Ah, unahon sa ito dito. Unyar ni. Unahon na. Ah, ibig sabihin na itong dito. Paanak na ito. Oh. Dito, dito, diretso. Okay, okay. Baka nang... Apugman. Ah, okay na. Tinisting ko lang dumaan dito, yung motor ko. Wala, mahirapan talaga siya kasi manipis na yung gulong. Naitukod. May jimilina ba? Batuan, kagir ka. Nang nasangit ginay ko ito, jimilina ba ito, yung tuod? Di kakaw. Nasangit ko, may gina si Arnel, tabag tulod. Di kagir yung motor kay taas mong god. Sangit ang body ugang makina. Gano'y. Warang isulayan ba? Nya, ang ligid niya, ilis dana na po na. Di nagid siya pwede wad-wad sa... Wak ka matumba sa akon? Ah, igo orang na naog niya, itulod. Takilid ka may anak. Delikado to. Oh. Delikado bito. So, ayan rin ako. Wala lang to. Bisag ka itong lubi nga. Dalan na wala itoon. Isod po to? Isod to. Kaya masangit na itong tumbana ni mo. Okay raman itong lubi. Ang katulog yung tuod kaya di gigagi. Sangit gitsa. So, kinahalang gini mo siyang itumba. Manaog gika. Kahit ito. Gila, ako rin itong putlo niya. Okay. Mga ano muna tayo dito, mga hagbas doon banda. Pero, ang angay na ito, nang ato ginikuto ba ito may lubi? Ano arang may lubi, Noy? Bakanti na ka nang naisaging, ka nang tawid sa lubi? O, pero, okay, tamnam na ako diya, ugukura, ugkuan. Ugkuan mo naman eh. Tinood on ginato na eh. Oh. Tinood bito ni. Bitaw din ito. Okay rin eh. Namang kawayan lang. Ang nag-order naman kong kawayan. Sira din naman kuha. 32 kabuko kabulos yung order. Ya, ang goon? Naana po. Tabangan na siya ni Kuan. Arnel o Putol. Balik 100 ang Kuan. May bawaan rin siya. Kaya dito, dili man na nakadaganon nila ang poste. Si Ugun sa design dito ni Kuan. Mora itong sundon. Para dili po kayo madaghan ba? Ang goon. Pila kabuko ng Kuan. Maari man to si Kuang, kikidaro naman po siya nga to. Nagtanong siya sa talong. Sige lang. Okay. Trabaho muna, mga... Ano sa nuibin ha? So siguro mga 2 hours. Lilinisin ko itong part na to. Ito. Kasi tataniman ko to ng kalabasa at saka okra yung gilid. Ganon din dito. Habang nag-alaro doon si Noy Billy. Sa side na yun. Okay. Dito pag pupunta ko isang sa umaga, isang oras, dalawang oras. Malaki na rin yung nagagawa ko na ano, trabaho. Hindi ko kasi pwedeng iwanan doon sa kabila. Kasi may mga alaga na tayong kambing. O ngayon, tayo na lang muna mag-isa. Okay, focus muna, focus. Init. Habang naghahagbas ako dito, makita ako ng balagon. Ayan, no? Pwede natin ikumpay sa ating goat. Oh, kinakain nila yan. Tingnan muna. Sobrang init na. Ah, mahirap na, tayo lang mag-isa na dito. Wala makatulong.
dito muna tayo maggawa sa lote natin. Ayusin natin yung mga basura at kalat. Tapos itanim natin yung ano, liso ng atis. Iluyong kami ng atis. Yan. Tatanim namin doon sa kabilang lote. Okay. So, giniklasiya sa atis dong? Para, isaya arang atis. Ha? Native? Ah, native ra. Okay, gaganyan na natin. Oo. Yan. Mga ilang araw lang ito, tutubo na ito. Yan. Kailangan katamtaman lang yung basa ng ano, lupa. Di may gigan dong, kison? Hindi na, ara. Kabalay. Ah, okay. Kampade ka, atisan gila dyan. Okay, jadi ito tabunan eh. Tabunan na kamay. Kamay lang. Ah. Takpan natin ng kaunti. Ipil-ipil, bumili ako ng buto. Wala pa eh. Sabi ni Jerome, kamay pa lang daw. Ayan. Ano, pwede na na? Ah, pwede na aga na. Okay. Igo, yung matabunan siya? Ah. Na. Ah, kaya na? Yan na siya? Ah. Okay. Yun oh, final moment. Oh. Lilipat namin to doon sa lote. Kasi ang mahal daw ng atis ngayon, nasa 40 ang kilo, no? Hindi ko kalain na ganun pala ka ano ang atis, mabinta. Okay. Tapos ang kagandahan sa atis, madali siyang dumami. Kasi pag kinain siya ng mga ibon, kusa lang siyang ihulog yung mga buto. O kaya yung mayroong mga magnanakaw, kumakain doon sa ano mo, itatapo nila kung saan saan yung mga buto. O yun. Joke lang. Okay. Clear ko to dito. Para malagyan na ng net para sa ating manok. Native na manok. Ayan o. Yung ating tandang. Ito yung kaisa-isahang nakasurvive na lalaki. At saka yung isang inahin na nangitlog na nandun. Na binigay ng kapitbahay. Lahat ng binili ko, naubos. Ito sila ang naiwanan. Kasi nabakunahan ito. So magsimula tayong muli. At nangitlog na rin yung inahin. Ayan, sa nilagay ko na yan, yan. Oh, dandahan lang. Mayra pagmamadali. Tulad doon, bumili ako ng kadami-daming mga inahin na obos. Yung sakit na atay, oro piste kung tawagin. Sa amin, atay. Tsaka yung mga dumalaga na rin sana. Sa buwan ng September to first week of October, pag-uwi ko. 12 yung namatay. So i-clear ko ito. Tapos ililipat ko doon para doon ako magsindi kasi masyadong malapit na sa ano to ng kambing. Saka ang dami na nito. Okay. Masabog yung kawayan at bao. Mainit. Jeez, alanganin yung sindi natin pero kailangan eh, baka umulan. Kikita ko, nahakot na nila yung kawaya ni Arnel. Yun oh, yung gagamitin natin doon sa kabilang lutis may palihan. Oh, nahakot na ni Bay Arnel. Okay. Hoy! Ikaw din ha?
Okay. So, patuloy lang tayo sa mga gawain dito. Pagkatapos, punta naman sa kabila. Palipat-lipat lang. Aso dito pwede magtagal doon kasi mga alaga natin dito. Walang mag-asikaso. Kasi umanok pa natin, no? Yan, ito yung kaisa-isahang nakasurvive. So, sana mag-ano siya uli. Kasi nakadalawang itlog na siya, eh. So, mamaya, pangatlo. Okay, kain ting. Tapusin lang natin to. Kailangan masunog talaga to. Para malinis to dito. Kasi lalagyan ko to ng meat dito. Para sa ating native chicken. Siguro kumabako dito lahat. Mga more or less 200 square meter. So, pwede na to. Panimula. Okay.